sobrang hirap ng buhay, mas maraming couples daw ang mas gustong mag-alaga na lang ng aso o pusa kaysa mag-anak. Pati pagpapakasal, dinidelay muna. Nasa frontline ng balitang yan si Maricela Lee. Lima ang anak ni Rosemary. Aminado siyang hirap ang buhay nila ngayon, lalo't walang trabaho ang kanyang asawa. Si Rosemary lang kasi ang nagtatrabaho sa kanila bilang cleaner. Pilit lang daw niyang pinagkakasya ang 200 pisong kita kada araw para sa buong pamilya. Kaya kung may choice lang siyang bumalik sa nakaraan, magpa-family planning na siya. Sa una lang masaya. Sa una lang masarap. Hindi mo yun naiisip na yung kainat na ng kinabukasan talaga. Sige ka lang na sige, tapos ang ending nga. Ang problemang kinakaharap ni Rosemary ang iniiwasan ngayon ng maraming Pinoy couples. Ayon sa Commission on Population and Development, bumaba sa 1.9 ang fertility rate ng Pilipinas. Ibig sabihin nito, halos 2 anak na lang ang average sa bawat pamilya. Noong 2017, nasa 3 anak yan. Pero sa Metro Manila, 1 anak na lang kada pamilya ang average. May ilang dahilang nakikita rito ang CPD. The first concern talaga pala was economic, the lack of employment opportunities, and then economic shock that the pandemic has wrought, no, during that time. Siguro dahil intense din yung intensified yung promotion of family planning during that time. Imbes na mag-anak, mas maraming couples daw ang piniling mag-alaga na lang ng aso o pusa. Marami rin daw sa kanila ang gustong mag-live-in at i-delay muna ang pagpapakasal dahil mas inaalala nila ang gastusin. Ang kasalukuyang fertility rate ng Pilipinas mas mababa sa ideal na replacement level na 2.1% ng isang bansa. Katumbas yan ng mahigit 2 anak kada isang babae para maging stable ang populasyon. Kapag mas mababa ang fertility rate sa replacement level, magsisimulang mabawasan ang bilang ng populasyon ng isang bansa. Nauna nang sinabi ng CPD na maituturing ng aging population ng Pilipinas pagdating ng 2030 o dumarami ang mga edad 60 pataas. 5% ng kabuuang populasyon ng bansa ay maituturing ng elderly. Mas malaki pa naman ang bilang ng working age. Kaya dapat masuportahan pa rin ang dependent population o yung mga bata at matatanda. Patuloy namang hinihikayat ng gobyerno na matutong mag-family planning ang mga Pilipino para mapanatili ang mababang fertility rate at magandang kalidad ng buhay. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.